Yo, what's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinik, ang channel na malupet, kung saan pinag-usapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. For today's vlog mga ka-spikes, alam ko marami sa inyo ang nakamiss sa atin at medyo mga ilang linggo rin tayong hindi nakapag-upload na videos dahil nga po yan medyo na busy tayo sa ating trabaho. And then nakita nyo naman yung huli nating upload, yung latest upload natin na video ay lang siya, voice over lang siya ng ating editor mga ka-spikes. So siya yung nag-voice over para sa atin dahil medyo busy tayo sa trabaho. Kaya ayun, dito babawi tayo sa mga nag-aantay. Marami nag-aantay na naman ng ating upload regarding sa hedgehog. So silitin mo natin yung mga hedgehog. Sa lahat ng mga tumututok ng hedgehog, ito po para po sa inyong lahat ito. Then para naman po sa mga tumututok sa rabbit at sa iba pang klase ng mga animal na i-feature natin dito sa ating YouTube channel, sana po huwag kayong magsawa, huwag kayong bibitaw at tuloy-tuloy na rin ang pagdami ng ating mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre sa vlog natin, sa video ito ay pag-uusapan natin ang pagpapaamo ng mga aggressive nating hedgehog. Tuturuan ko po kayo sa mga hindi pa po marunong o yung mga bago pala nakabili ng mga aggressive na hedgehog. So minsan tame yan, binibenta, pero pagdating sa atin naninibago, nagiging aggressive lalo na kapag baby pa o bata pa nating nabili. So nangingilala pa minsan yan, hindi pa nila kilala kung sino yung magiging bagong amo nila. So sa videong ito, tutukan nyo po mula umpisa hanggang sa dulo ng videong ito para maibigay ko sa inyo yung mga tip, tamang pamamaraan kung paano tayo magpapaamo ng ating mga hedgehog na medyo may pagka-agresibo. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-spikes. Let's go! February 14 nga mga ka-spikes, mayroon tayong bagong ipinanganak. So date of birth itong mga hedgehog nating ito ay February 14, 2022 at meron siyang tatlong haglets. Yun, konting update lang muna tayo bago tayo dumiretso sa ating topic, sa main topic natin. So mukhang healthy naman sila at mukhang magaganda naman yung kulay na inilabas nitong ating hedgehog. Ang pairing ko rito ay high pinto sa high pinto, itubiano pinto sa tubiano pinto, o sa high pinto natin. So ayan yung pairing natin at ito yung kinalabasan. So abang-abangan natin mga ka-spikes. Try natin alamin yung gender niya mga ka-spikes.
So siya ay female. Confirm yan. Mga ka-spikes, confirm female. So dalawa silang female, yung isa double check ko rin. And mga ka-spikes, updated sa future breeder natin. Ito po ay isang male na high pinto, tobiano pinto. At yan, nakita nyo naman, split pace sya. Tingnan natin, makita natin. Split pace. Kata mo yung split pace mo. Ayun. Okay. Patignan mo yung mata nya. Ay, mata. Yung kanyang tenga, tingnan natin. So, napakaganda ng pattern itong hedgehog na to. Okay, so mga ka-spikes, abangan nyo to. Abangan nyo tong ating bagong future breeder. Ayan. Pakalan niya ay si Pingas. Hi, Pingas. Ayun. Okay, so mga ka-spikes, ikaw ba ay may bagong biling hedgehog na hindi mo masyadong mahawakan? Hindi mo mahawakan talaga dahil napaka-aggressive ng bagong mong biling hedgehog. Or iba ay meron ding alagang hedgehog na matagal mo nang inaalagaan pero hindi mo mahawakan dahil napakahirap makipag-banding sa kanila dahil napaka-aggressive ng mga hedgehog mo? Well, kung ganon, kung oo ang sagot mo, ay ito na ang tamang video para sa'yo. So, ituturo ko sa iyo step by step kung paano ang paraan para paamuhin ang ating mga aggressive o yung mga masyadong mailap na hedgehog. So, tara, let's, samahan niyo po ako at ituturo ko na sa inyo yan step by step, one by one. Meron tayo ditong hedgehog, for example, ito ay isang albino hedgehog. Hindi naman siya ganun ka-aggressive pero pansinin nyo, kapag sinusubukan ko siyang hawakan ay nagsusungit siya. Meron tayong dalawang paraan para siya ay paamuhin or hawakan. So, una step, pwede tayong gumamit ng mga tela para hindi tayo matusok ng kanyang mga matatalas na tinik. Pansin nyo, naghihis pa siya, ano? At napakahirap niya hawakan. Pangalawa, ay pwede nyo gamitin ang inyong mga kamay at ang kusot na nasa inyong harapan, yung ating substrate. So, ganito lang po mga ka-spikes. Napansin nyo, nahawakan ko na siya, hindi ako natinik. Still, naglilikot pa rin siya o nagiging aggressive pa rin siya. Pero, tandaan ninyo, kapag nakaangat na siya, iba na yung pakiramdam niya. Hindi katulad kanina, na medyo talagang napaka-aggressive niya. So, ngayon medyo may maririnig ka pa rin paghihis ng konti, pero hindi nakatulad kanina at medyo kalmado na siya. So once na nahawakan mo na siya ng ganyan, medyo pagtagalin mo lang ng konti at hayaan mo siyang mag-relax dun sa iyong mga kamay. Hayaan mo rin siyang maging komportable na sa gayon alam niya na hindi mo siya sasaktan. Kapag nahawakan mo siya ng ganyan, napansin niyo medyo nawawala na yung pagiging agresibo niya. And napansin nyo, dumidila siya, ano? So pag dumidila siya, normally naghahanap yan ng mga pagkain or tinitingnan niya kung ano ba yung nasa paligid niya. Inaalam niya kung ano yung nasa paligid niya. So, minsan ay maglalabas siya ng laway dito sa kanyang katawan, ipapahid niya. Ang tawag doon ay anointing. So nagsisimula na siyang maging mabait or maamo, hindi na siya masyadong naglilikot. So, napaka-pambira din ng mga hedgehog na nangangagat, pero still mayroon pa rin mga hedgehog na nangangagat. Kaya maging maingat pa rin tayo. Pag napansin natin dumidila-dila ng ganyan, naghahanap yan ng pagkain, nakalan na pagkain, sa may konting ngat-ngat ng konti, pag ayaw nyong medyo nakikiliti kayo, gagalaw-galawin nyo lang siya ng konti, katulad ng ginagawa ko. And maya-maya makikita nyo mag-anointing na siya. So napansin nyo, nawala na yung kanyang pagiging aggressive.
So hindi na siya ganun kanina yung reaction niya. Hindi na siya masyadong naglilikot at na medyo ano na siya, komportable na siya sa akin. So pag medyo napapagod na kayo, nangangalay na kayong hawakan siya, pwede nyo siyang ilagay sa table o sa lamesa. Katulad nitong napakalinis na lamesa natin. Ayan, ayan lang natin siya dyan. Mag-explore siya. Ayan. So medyo nandun pa rin yung takot niya at saka gulat niya, pero hindi na siya ganun ka-aggressive. So pwede siyang bigyan ng treat. Pwede siyang bigyan ng super warm habang siya ay nandyan sa table nyo o sa upuan kung saan nyo siya nilagay. Pwede kayong manood ng TV habang siya ay nasa tabi ninyo. And tuloy-tuloy lang yung gawin nyo. Every day, maglaan ka ng at least 30 minutes para sa gayon ay alam niya na pag tuwing bubuhatin mo siya, hindi niya siya sasaktan. Siya ay magkakaroon ng treat. Ibigyan mo siya ng treat paminsan-minsan. So ibig sabihin, magiging komportable na siya sa iyo. So, nakita niyo yung hedgehog na to kanina, medyo agresibo, pero sa puntong ito, hindi na siya ganoon ka-agresibo. Napakadali lamang po mag-tame. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya at marami rin oras para makipag-bond sa kanila. And kung nagugustuhan nyo po mga ka-spikes yung ating video ng mga katulad nito, ay huwag nyo naman kalimutang mag-like, share, and subscribe. Pakipindot nyo na rin yung ating maliit na bell icon para lagi kayong manotify sa mga bago pang videos na i-upload natin. And syempre, shoutout po sa ating mga masugid na subscriber at palagi nanonood po sa atin. Shoutout kay Kelbs Dumanoy. Dumanay, Kelbs Dumanay. Shoutout din kay Ronnie Kalimlim. Shoutout kay Joey Prado. Shoutout din kay Mary Joy Medrano. At kay Jan Okyam at ang hedgehog group nila sa Davao, ang Davao Hedgehog Club. Sa mga kagrupo natin, mga ka-spikes natin diyan sa Davao, ang Davao Hedgehog Club. Shoutout po sa inyong lahat. Sana maparami natin yung ating mga hedgehog diyan sa Davao. And then shoutout din kay Robert Del Monte. Mapapansin nyo itong medyo masungit na hedgehog kanina. Saglit pa lang natin siya tinitame. Pero sa ngayon medyo kampante na siya sa atin. Ayan, hindi na siya ganun ka-agresibo. So imagine, just imagine kung magbibigay ka sa kanya ng at least 1 week for taming. Sa ganitong proseso, every 30 minutes. Sa isang araw, 30 minutes ibigay natin sa kanila para sa pakikipagban sa kanila. So imagine mo kahit 1 week lang, sigurado ako mapapaamo niyo yung mga hedgehog na katulad nito. So ayan oh. So medyo kalmado na siya mga ka-spikes. And mga ka-spikes, huwag nyo nga palang kalimutan paki-like na rin yung ating page, ang Muntalban Feeders Farm. At syempre yung Spikes and Fur nating page, paki-follow nyo po ako dyan. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment down below. Kung may mga experience din kayo, meron kayong mga ibang paraan kung paano sila ititame, ay very welcome po, much welcome po kayo na mag-comment down below para mapag-usapan at malaman natin kung ano pa yung mga tips, mga bagay na hindi natin naibahagi sa inyo sa videong ito. And pahabol na shoutout mga ka-spikes. So pahabol tayong shoutout mga ka-spikes. Shoutout kay Brother Pau Panlilio. Kasama rin natin yan sa Philippine Exotic Hedgehog Society. Saka yung HBF nila, yung Hedgehog Breeder Family. Shoutout po sa lahat ng mga grupo natin dyan. Shoutout din kay Tom Maverick Kamagong. At shoutout kay Jomar Soriano. Shoutout din kay John Mark Bonapos Abiner at ang Tamski TV. So sa lahat po ng mga ka-spikes natin dyan, please paki-subscribe naman po Tamski TV. At shoutout din kay Herb Saho ng Dasmariñas, Cavite. At kay Jerry Trampe, shoutout din sa iyo dyan. At sa lahat ng mga tropang gagamba natin dyan, shoutout po sa inyo lahat, sa mga tropa natin sa Cavite. At kay Bossing Owen Miranda na lagi nanonood kahit natutulog. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. So mga ka-spikes, napansin nyo medyo malikot pa rin siya, pero
hindi na siya ganun kalikot kanina at nag-uumpisa na siyang mag-explore. So pag again, pag napagod kayo at gusto niyo siyang gusto niyo magpahinga muna kayo, mag-relax doon sa kamay niyo, ang gawin niyo na lang ay ilapag niyo muna siya. So pero sa mga puntong ito, huwag muna natin ilalapag at ayan. So maganda naman yung kanyang pinapakitang behavior mga ka-spikes. Super ano na, konti na lang at magbabait na ito. Okay, at maraming salamat mga ka-spikes. Sana'y meron akong naibahagi at meron kayong natutunan sa maiksing video na ito. Maraming salamat pa rin sa patuloy na pagtutok at panonood sa ating channel. At muli, magkita-kita po tayo sa mga susunod na episode ng Spikes and Fur TV.